Good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, Roro Nova Soro PH. Today, i-feature ko lang yung Skyline Age na emulator ng Nintendo Switch. Libre lang po yan guys, bagong version. Shoutout lang kay APK Rob. Siya yung nagturo sa akin ng latest version, pero lumabas din agad sa Skyline na ano, na group sa PH. May lumabas na rin na APK sa dun nga sa group, so V3 siya. So pakita ko lang guys, playable po ang Let's Go Pikachu sa Skyline Age. Medyo matagal lang yung ano no, yung ito, tong start na to. So kailangan hindi hinto yung salita rito guys, di Pikachu. So once na huminto, uulitin nyo, labas kayo sa in-game and then balik kayo. So dapat tuloy-tuloy yan hanggang yan mag-continue. So once na nag-continue, dire-diretso na yan. So may kita nyo, may papansin nyo lang, may onting glitch sa graphics. So hindi pa rin talaga fully ano, ganun ka solid yung Skyline, may kulang pa rin. Pero sa tingin ko talaga, solid na ginawa ng developer na to. Siguro malagyan lang to ng 60 FPS guys, solid na solid na to. Yun ang kulang na lang eh. Kaya nangyayari, may kulang pa, parang hindi smooth pa kasi wala pa tong 60 FPS. Hindi katulad ng Egg NS no guys, nalalagyan na yan ng 60 FPS at downloadable pa. So mas madali pag naglaro mo yung game, download mo yung game, nalaro mo na sa in-game, may mga madadownload ka lang na 60 FPS na possible. Mapabilis talaga yung laro, pa-smooth pa. So tingin ko, parang nagkaroon to ng times speed sa pag-emulate. So yun na lang talaga, 60 FPS, para mas maging smooth na. So sana marinig ako ng mga developer na to, ano? Even though hindi na ako kasi ako active sa pagmumod, saka medyo pass na rin ako sa ibang gaming, pero nakukoleksyon pa rin ako ng mga solid na gameplay. Nakita nyo ang bilis masyado sa loob, pero syempre iba pa rin yung sa labas nyan guys, sa outer ng mapa niya. Malaki yung map nyan guys eh, so mas malalaman natin paglabas yung kung gaano ang original na speed. Pero nakita nyo sa loob, sobrang bilis na. So ito guys nga, paglabas natin, nakaramdam tayo ng konting FPS drop. Pero titignan natin yung lakad, kung sobrang slow or pwede na. Actually kapag maganda na yung improvement ng lakad, pwede na yun. Kasi matik guys sa battle scene at gameplay na ito, papakita ko sa inyo ngayon sa video na to. Matik, mas smooth na yan. Pero ito sa malaking map, pwede na rin guys, mabilis-bilis na rin yung lakad. Solid na to, malalaro mo na to na maayos. Pokemon Let's Go Pikachu, kahit ganyan lang yung lakad niya guys, hindi ganun ka smooth no. May minimal na slow. Maganda na rin, ang ganda ng improvement ng Skyline Age, solid, grabe. So ito, nagulat ako guys, sa totoo lang. Shoutout sa mga dev neto. Yun nga pala no, punta lang kayo sa Skyline na group sa PH, and then doon may nagbigay ng APK ng V3 saka ng ano, ng prod key saka title key. Yun ang mga kailangan neto guys, yung turnip, mga ibang driver. Hindi na masyado ang papakita ko sa inyo yung setting nito after nitong gameplay. Gusto ko lang mapanood nyo lang no. Solid na yung gameplay na to. Grabe, nagulat ako sa Skyline, ang ganda ng improvement, ang laki ng improvement. Dati guys, yan lakad na yan, sobrang slow niyan. Hindi hahakbang ng ganyan, mabilis yan para sa akin ngayon kumpara sa lumang version ng Skyline. So ang ganda na update, ang ganda na update. At ito, may mga nararamdaman lang akong graphics glitch no? Yun lang ang isa pa sa problema, pero sana mag-improve. May mga time naglalakad ako, nagpa-block yung screen, or after ng huli ng Pokemon block, tapos after naman ng manghuli, bumabalik naman sa graphics. Okay na okay din. Gamit ko nga pala guys is Snapdragon 860, naka Poco X3 Pro ako guys, sa Poco X3 ko to tines. Gagawa ko ng isa pang video na ito, possible i-test ko sa Snapdragon 845 sa ano, sa Poco F1 ko. Pero ito nga guys, itong test video na to is nasa SD 860 to na Poco X3 Pro. Is
smooth, grabe. Okay na sa akin yan, guys. Lalong-lalo na libre. Libre, no? Hindi mo na kailangan ng gamepad. Even though meron akong GameSir, no, guys, at meron akong Egg NS. Iba pa rin talaga yung natetest natin ng Skyline. May mga kakilala kasi ako, mga moderator, mga mod, mga admin sa ibang group. Ito nga si APK Rogue, so shoutout sa'yo, Lodi. Yun nga, mga post niya kasi is Skyline. Ako naman kasi nakapokus ako sa Ragnarok X. Even though, gaming pa rin naman ang YouTube natin, guys. So, may mga time nagpo-post ako ng mga tulad nito. Kasi, may mga time active pa rin naman ako minsan sa mga gaming group. Yan, solid, grabe. Ganda, ganda ng gameplay. Yan, nakita niyo yung graphics glitch, guys. After naman yan, nawawala. So, hindi ko na nirename si Pikachu. Bumabalik naman siya. So, may time, no? Nag-iitim yung background ng graphics. Pero, overall, guys, okay na yan. Importante kasi is nalalaro na natin, lalong-lalo na marami tayong mga subscriber na gusto rin malaro to, no? Pokemon. Maraming Pokemon lover dyan, guys. Grabe. Ako, isa ako sa mga Pokemon lover. May mga time lang talaga na sobrang busy. Hindi ko makapunan. Gusto ko malaro to plus yung sword. Kaya meron ako neto. Yung Pokemon sword, da-download ko pa kasi. Hindi ko na-download yun. Meron ako yung isa. Hindi naman kaya ng Skyline pa yung Arceus Bell. Hindi pa yun kaya. Masyado yung mabigat. Egg NS nga. Hirap eh. Kailangan nun naka Poco F3 ka, yung Snapdragon 870 pataas, pero 860 hirap, may graphic glitch, yun ang isang problema. May driver sana para doon ang problema, slow naman sobra, pero ayos yung graphics, pero slow eh, may glitch. So, tignan natin, guys, yung try natin manghuli ng Pokemon, kung gano'n kayo smooth, no? Sa iba pa, sa ibang gamer, okay na yung ganun lakad. Okay na yung kung sa Skyline. Smooth naman yung paghuli. Oh, ang bilis, oh. Solid na, guys. Pati yung battle yan, sigurado ako, ganyan din kabilis yung speed niyan. So, may enjoy na to ng sobra. Kahit ganyan yung lakad. Eh, may graphics glitch lang ng konti. Ilaban nyo lang or manghuli lang tayo ng ibang Pokemon. After niyan, babalik din yan sa pagka-green. Pero okay lang yan, guys. Okay lang yan. Hindi ganun pa ka-perfect ang Skyline. Improving pa to sobra. Pero napaka-solid ng Skyline Age ngayon. Ang ganda ng improvement talaga. Nagulat ako, to be honest. So, yan, guys. Try natin makahuli ng isa. And then, after natin makahuli, titignan na natin kung babalik yung graphics na. So, oops. Sarap ang huli ng Pokemon dito, guys. Mau-hilekta ka lang, grabe. Bukod yung mga battle dito is yung mga player din na nakatayo sa mga gilid-gilid. Yes. Grabe. Okay na to, guys. Yung gandong gameplay, solid na to para sa akin. Yun na lang sana marinig ng dev. 60 FPS na lang kulang nito. Nalaro ko siya, na-continuous ko siya. So, tatry lang natin yung battle. In-skip ko lang yung video, guys. Para makita natin kung gano'ng ka-smooth yung battle. Nakita natin, nasa loob tayo, no? Mas sobrang bilis. Medyo may time nga kakarot yung lakad. Pero okay na yan. So, yan. Lalabanin natin ang, natin? Yung... Ayan. Grabe, guys, ang sarap na ito laruin. Solid, oh. Thundershock muna natin para ma-paralyze sana. Yun ang sinasabi ko, guys, na paralyze si Eevee. So, hindi yan makakagalaw. Oh. Tirahin muna natin ang Tail Whip. Normally, pang pa-low defense yan. Tail Whip. Ayan, nagpang low defense, tapos na-paralyze si Eevee, di pa rin makatake. Tirahin na natin ang Thundershock. Yung Growl, hindi ko trip yung skill na yun. Ang lakas ng tackle ni Eevee, grabe. Solid. Pero siyempre, matik, panalo na tayo dahil na-paralyze natin si Eevee. Isa yun sa weakness niya. Kaya yan. Yun, panalo tayo, guys. Napakaganda, napakasmooth na gameplay at battle. So, recommended ko to sa mga Skyline user at naka SD.
age 60 pataas. Let's go Pikachu. Solid, solid. Pakita ko lang guys yung setting. Pakisunod lang guys yung setting na papakita ko sa video and then malalaro nyo na Let's Go Pikachu. May mga time na hihinto yung sounds pag nag-black screen, pag start, pag huminto, ulitin nyo lang ulit. So, sundin nyo lang to setting ko guys. So, thank you guys for watching. Paki-like and subscribe. Thank you.